Bastos, gago, barumbado, mamamatay tao, yan yung bansag sa iyo ng mga kritiko. Hindi naman kasi ikaw yung uri ng pangulo na aming nakasanayan, sapagkat ang mga kilala naming mga leader ay pormal at desente kung humarap sa mga mamamayan, subalit sadyang salungat ang iyong katangian. Ikaw lang naman kasi yung natatanging pangulo na bumastos sa mga pari at simbahan, kahit ang Panginoon ay hindi mo pinalagpas at minura mo ng lantaran. Marami ang galit sa iyo dahil kampun ka raw ng katiliman, ngunit ang hindi nila maintindihan na ang minura mong Diyos ay ang Diyos na sinasamba ng mga oligarko, ng mga magnanakaw at ng mga ganid sa kapangyarihan, ibang iba sa tunay at dakilang Diyos na sinasamba ng karamihan. Hindi man kami laging sangayon sa iyong pananalita, ngunit labis kaming nagpapasalamat sa nasusumigaw mong mga gawa, oo, din sa hindi maganda ang iyong imahe sa publiko, ngunit sa kabila ng lahat ay di may pagkakailang labis ng minamahal ng milyon-milyong mga Pilipino. Ikaw lang naman kasi yung bastos na nagmulat sa aming mga mata, ang naglantad ng mga kasinungalingan at pang-aabuso ng media, ang sinasabi nilang gago, pero siya rin pumuksa sa mga illegal na droga, ang naglinis at tumapos ng problema hinggil sa tanimbala, ang barumbado na nagpahina sa puwersa ng mga terorista, ang patulog-tulog lang daw pero maraming naipatayong infrastruktura, at ang sinasabi nilang tamad na presidente pero kay raming nagawa sa gitna ng pandemya. Ikaw yung bastos pero malaki ang respeto sa kalikasan. Sa pagpapalinis ng Boracay at Manila Bay ay paulit-ulit ka naming pasasalamatan. Ikaw yung sinasabing mamamatay tao, ngunit magandang bukas ng kabataan ang ipinaglalaban. Marami man ang galit dahil wala ka raw pakialam sa karapatang pantao. Oo, karapatan ng mga kriminal na napapatay ng mga pulis at sundalo dahil para sa iyo, mas mahalaga ang buhay ng bawat inosenteng Pilipino. Kapag may napapatay ng mga kriminal at terorista sa Bakbakan, ang iyong mga kritiko ay nagsisilabasan, gumagawa ng ingay sa social media at nagpoprotesta sa mga daan. Pero kay sakit sa pakiramdam, natikom ang kanilang mga bibig kapag ang napapatay ay ang mga pulis at kasundaluhan. Ikaw lang yung leader na may pakialam, ang pangulo na nagpakita ng pagmamahal sa mga sundalo at mga kapulisan, ang nagbigay ng malasakit sa mga Pilipinong ng ibang bayan, ang presidente na tumugon sa hinagpis ng mga magulang, ang nagbigay daan sa pagsuko ng libu-libong mga terorista, at ang nagsilbing tulay sa pagbabagong buhay ng mga kabataang nalulong sa illegal na droga. Hindi sapat ang ilang taon mong panlungkulan, itinaas mo ang pamantayan ng isang leader na dapat ay humahawak sa pinakamataas na kapangyarihan. Pero sabi nga nila na mas mabuti na yung nabigyan mo kami ng kahit 6 na taon kaysa sa hindi man lang kami nabigyan ng kahit konting pagkakataon. Ang pagsaludo sa iyo ay hindi sinyalis ng pagiging isang panatiko. Masama pang purihin ka at pasalamatan sa pagiging isang mahusay na pangulo dahil sa kabila ng mga walang kabuluhang mga kritisismo at sa pilit na pagpapabagsak sa iyo ng mga oligarko, wala kang ibang kakampi kundi kaming mga Pilipino. Hindi kami handa sa pag-alis mo sa pamahalaan, ngunit wala kami magagawa kundi harapin ang masakit na katotohanan. Magwawakas man ang iyong panunungkulan at babalik ka man sa pagiging isang sibilyan. Mag-iiwan ka naman ng katiyakan sa aming mga puso't isipan. At iyon ay ang katotohanan, isa ka sa pinakamagandang nangyari sa ating kasaysayan. Sa pagtatapos ng iyong termino at sa nalalapit na pagbaba mo sa palasyo, nais ko lang iparating sa iyo, wala sa akin kasama ng milyon-milyong mga Pilipino. Maraming maraming salamat po, mahal naming Pangulo. Iiwan ka naman ang sound check. Yan, good morning sa inyong lahat. Magandang umaga, mapagpala ang araw ng Linggo sa inyong lahat. Anong sabi? Busy lang po, kaya now lang ako naka-join. Parehas lang kayo ni ano, ni Morning Girl. Ate Aris Ring Kuji. Pares lang kayo ni Ate ni Morning Girl. Pares kayo ng katwira. Parang isang tao na lang tuloy kayo. Pero sabi ni Morning Girl, oh,
Ano sabi ni Morning Girl, ate ano? Aris, nasa na si Morning Girl? May comment siya rito. Busy lang po, kaya now lang ako naka-join. Nasa si Morning Girl, oh. Nasa na yun? May comment siya rito eh. Busy lang din, animal. Mga katuwiran ninyo, oh. Nasa na si... Nasa ang busy? Pati hello po sa lahat. Oh, parang iisa lang kayo. Oh, nasa na si ano? Hello po sa lahat. Busy lang po, kaya ngayon lang naka-join. Nasa na si Morning Girl? Oh. Oh, eto rin, oh. Busy lang po, kaya di nakaka-join. Oh, parehas! Ano ba yan? Nag-uusap ba kayo? Oh, tapos yung isabi mo, hello. Eto, hello din, oh. Parang kayo ng katuwiran, ah. Mag-best friend ba kayo? Ano kaya yun? Hindi ba? Halatang halata, ano? Kala nyo, hindi ko kayo mabu... Ay! Ano kayo, nagkopyahan kayo? Nag-apply ka ng part-time sa office ni Morning Girl. Ate Aris. Sabi ko na nga ba eh. Kala niyo hindi... Parehas na parehas. Hello. Yung isa merong my loves, yung isa wala. Yung isa ngayon lang naka-join, ikaw ngayon din. Tapos sasabihin, kalma. Edi kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Kalma. Baby, kalma, animal. Oh, kalma. Baby, kalma. Oh, diba? Diba ako yung love mo, Buster? Niloloko mo ako. Lahat kayo love ko, ano ka ba? Love ko kayong lahat? Marie Joseph. Oh my God, good morning muna tayo sa inyong lahat. Nako, nako, nako. Maganda tong ano, topic natin. Grabe na. Marie Carci, Corazon Rebustillo, Ate Priscilla Quizon. Good morning, good morning. Ay, good evening pala dyan. Oo. Leonie Modesto, Ana Marie Magcalas, Mirasol Ison, Maria Lindsay, One Bell, Two Bell, Three Bell, Tingle Bell, all the way. Gracia Digal, aha. Misakin, Linchoco, Floreda, yon. Ana Makasero, yan, good morning. Good morning, ha. Sino pa ba nandyan? Miraya Nagida, Lina Aboga, Chula Lola, ang napakagandang Lola. Ya, Reynaldo Tan, sustento. Sana all may sustento, animal. Morning Girl! Nako! Nars! Seeds! Share! Bayanatics Community! Elsa Holonda! Nako! Franco Hoyo! Pedro San Juan! Ati Pelisnel! Marie Carci! Good morning! Efren Infante, Rodrigo Katayong, Vicky Dunstan, Levi Barrera, good morning, good morning. Star Gemini, Miss Butterfly, Ate Cherry Tusaki, Yob Asintado, nako bot-bot tanan.
Wala ka dyan. Maribel Mayola, yan, good morning ha. Rolaida Arcilia, Aris Rinkuji, nako, 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 nako. Konting kilig. Hill Dinopol, yan, oo. Rolaida Arcilia, new subscriber po, salamat po sa pag-subscribe. Ate Annabel Margen, Jose Ima, Aki! Oy, Aki, may pangalan ka na, ha? Ah, abugaga ko po si Ate Morning Girl. Ay, kaya pala pareko yung maganda. Magandang nako. Janet Paktaw Takay. Oo, King Ray, beautiful Sunday. Oh, sa inyong lahat. Kasme naman Yakis. Nako, nako, nako. Oliven Pineda, Roy Maceda, Hill Dinopol ulit. Froilan Salintado, Love Okada, Animal Buiset. Nako. Bakit ka na buiset? Kalma lang, kalma, kalma. Ako lang to, ako lang. Kalma lang ha. Kalma. Baby, kalma. Aha, sino pa? Egay Austria Jess, Channel Ariel Bautista, Romeo Cañete, Black Mamba. Yan na, good morning. Nars! Nagkopyahan ng sagot. Ah, kaya nga eh, di ba? Nabuking ko tuloy na magkaibigan sila. Carmelio, Carmelo, Nana, Sharot, watching from Santa Clara, Santa Maria. Ano mo naman yan? Napakabanal siguro yung lugar na yan. Santa Clara na, Santa Maria pa. Dapat isinama mo na si Santa Maria. At saka si San... Si ano? Si Santa Maria Santissima. Elsie Roble, ayan ha, good morning. Bisalyan Gabiola, Ans, oh, Gracie, yan ha, Beth Cruz. Hanapan mo nga ako ng mojo. Bakit pa kita hahanapan? Pwede naman ako. Jowa ko kayong lahat. Lahat kayo, jojowain ko. Pag may nagtanong kung sino jowa nyo, sabihin nyo, jowa namin si Buster TV. Hati-hati kami. Schedule. Ba't maghahanapan? Nandito na si Buster. Cecilia Asaraga, Lito Bilyones. Oo, Batang Mindanao. Belisan Gabiola. Jesus Miranda. Oy, swapang ka, Black Mamba. Walang ganon. Pag-aari nyo kung lahat, huwag kang, ay, naku, swapang mo naman. Ayoko ng swapang. Gusto ko, ano, give and take. Sharing is caring. Gulo nyo, ha? Oo, pahingi pala ng sustento. Wala tayong usapan na magkakaroon tayo ng sustento, ha? Ang usapan lang natin, magjojowa lang tayo, nagmamahalan lang tayo, walang sustento. Ha? Walang ganon. Alia, Angelique, nako, 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 ang music mong may chinita girl. Oo, chinita eh. Wow, kabogi naman ni Ka Buster, schedule, siyempre, mahirap malagutan ng hininga. Sa dami niyan, ay ayawan na, walang sustento. Eh di ayaw mo na.
Anak ng siopaw. Anong sabi ni Gilbert? Oo, magbasa muna tayo ng comment. Mas priority pa ni BBM bumili ng drones at missile kaysa budgetan ang health, education, infrastructure, agriculture, pinaghahandaan ang ikamamatay ng mamamayan kaysa ikububuhay, pulboronic, bangag talaga. Oh, si ano, Nessie, jojowaing ko rin yan. Shelly Nessie, yan ha. Maraming salamat sa pagpapakulay ng ano, ng comment section. Idol, sana pumunta ka rito sa Hong Kong. Belsan Gabiola, idol, sana puntahan mo ako dito sa bahay. O kaya magkita na lang tayo. Kamanyakis, Kasme, yun o, sabi ni ate, Meg Pinay. ano sabi? LC Roble, hello mga kabangag, ready na pulburo nyo, may sisinghut kayo habang nanonood kayo ng mura ni PRR din. Ah, patay. good morning sa inyong lahat ha. Dom G, Sputnik, pwede mo ko back up? Sa mga Jojo, oo, pwede, Dom G. Pag hindi ko kaya, ikaw naman. Hindi, pwedeng jowain, pero walang ano, walang no string attach. Magjowa lang, pero no string attach. Walang ano, walang commitment. Walang ano, walang basta yun, wala yon. Nanette Gonzales, yan, magandang umaga. Ay buta, maraming gusto mag-apply ng sidekick. Joe Piamonte, watching from Hong Kong. Oo. Ay, binasa ko na nga yung comment mo, shoutout pa kita. Belsan Gabiola, animal talaga, gusto talaga, special. Hi Watsing from Bukidnon, Northern Mindanao, Solid Duterte. Ayan, shoutout sa mga taga Mindanao ha. At dyan gaganapin ngayon ang ating ano, maisog. Oo, hakbang ng maisog, prayer rally. Nako. Miss Aken Linchongko, yan, thank you ha. May butal pa. Buster, ako kick prone, kick back, kick pa, ana. Ang dami. Anong hindi kita na siya? Alam mo, Ate Peris Nel, ikaw pa ba? Ang dami kong ang tugtog sa'yo, i-replay mo pa. Ikaw pa ba, Ate Peris Nel, ang mawawala sa listahan ko? Alam mo namang love na love kita, ate. Kahit i-replay mo, may testigo ako, nandyan sila, mga buhay yan. Sinat out kita, may tugtog pa. Maganda. ayan o. Alam ko naman, Ate Penis Nel eh. Pinapanindigan mo talaga yung, ano eh, yung bingi-bingihan. Yung sinasabi kong, pag magaganda talaga, bingi. Talaga pinapanindigan mo. Diba? Nabingi ang mga magaganda, Sus Marie Joseph. Ay, nako. Selos ka, Ans? Huwag kang mag-alala, jojowain din kita, Sus Marie Joseph. Lahat ng gustong maging jowa ko na kayo. Para walang ano, para walang... Ay, nako. Para walang samaan ng loob.
Ate Melby, magandang umaga sa iyo, Ate Melby, ha? Nako, 1,000 na tayo. Wala pa tayong topic. Ang laklang siopaw. Gandang, alo, sabi, broken-hearted ako now, dami jowa ni Buster, my love so sweet ko. Eh, pasensya ka. Okay lang yan. Huwag kang swapang. Huwag kang ganid. Oo, ginawa ako ng Diyos para sa lahat. Hindi para sa iisang tao. Virginia Malonzo! Sorry naman. Eh, ngayon ka lang, ngayon ko lang nakita ang comment mo kasi binaba ko eh. Kasi may nakita ko nagpakulay. Nalampasan ko yung bandang gitna. Pulubim vlogger, mapagpalang linggo. Ang hindi ko lang pwedeng jowain dito, si Aliyah Angelic, baka patayin ako ni Jim Lord. Oo, at saka si Ate Elsie Chan, ayoko niyan. Ayoko na lang mga ano, mga... Bahala kayo. Medel Buot Leticia, yun o, itor kita. Dito, driver ako, idol. Saan? Nanay Belen Asurin. Yan ha, magandang gabi sa'yo. Nanay Belen, mwa-mwa, chup-chup. Magandang dilag. Jay Guevara. Oo. Yung mga ayaw sa akin, si Jay Guevara ang jowain ninyo. Buta, nagselo, eto na si Master. Eto na si Morning Girl. Buta, silosa pa naman itong jowa ko na ito. Morning Girl. Morning Girl, lahat ng sinasabi ko, joke lang ah. Nasa'yo lang ang puso ko. Jojowain ko sila pero hindi ko sila mamahalin. Ikaw lang ang mahal ko. Promise. Cross my heart. Ikaw lang ang love ko. Nanay Marmalade Pie, magandang gabi po. Oo. Magandang gabi po, Nanay Marmalade Pie. Thank you, Pulubim Vlogger. Thank you, Marilu Igarashi. Yan, good morning. Diba? Thank you, ha, Pulubim Vlogger, ha. Buti pa tong vlogger na ito, kahit pulubin, nagpapakulay. Yung iba, mayayaman, kuripot. Nako. Aba, nagsisi ka pa, aksidente lang. Ano ba yan? Kabaster, si Master Judea kaano-ano mo mag... paano kami naging magkahawig ni Master Judea? Kalbo yun. Kalbo yun. Naklong siopaw. Si Chanak, ako yun. Chanak na kapre. Okay, dito na tayo sa top. Ay, Arcilia Zenia. Hindi. Eh, makipagbiruan muna tayo sa mga ating mga ano. Ayaw nyo noon eh, kahit pa paano, nakikipaglambutsingan ako sa inyo. Oo, nakikipag-interact ako sa inyo. Hindi naman ako kagaya ng iba na vlogger na diretso sa topic, wala man lang usap-usap. Hoy Buster, bukas nasa airport, tumarurot ka pa, naiwan ka na.
Wala nga eh. Yung flight ko dapat kaninang ano, alas 4 ng umaga na delay. Oo. Nire-schedule alas 4 na ng hapon. Ano pa abutan ko noon? Na-delay eh. Na-delay. Pambihira kayo. Diba? Ay, ate last precious. Yan o. Naku, ang ate kong maganda. Yung ate kong magandang mayaman. Bakit di ka humabol? Ate Penisner, wala akong pamasahe. Ang mahal. Wala naman akong sponsor. Hindi kagaya ng iba, may mga sponsor sila. Ako, wala. Nako. Bekene, man. Kahit pa 7 pa ang rally, eh kung wala naman akong pamasahe. Yawa na ito. Mapapasana all ka na lang. Sana all may budget. Alam ka naman pagdating ko doon, Ate Pelisnel, doon ako sa rally matulog sa ilalim ng stage. E niligpitin din yon. Alam ka naman kakain ako sa pape, sa ano? Ano ba yan? Ala, Ate Las Precious, ha? Thank you so much. Lady G. Good morning, Buster. Ang pogi mo. I like your hair. Bagay sa'yo. Hindi naman masyado. Konti lang. Ganun lang ang kapugian ko. Andiyan ba si Boss Jojo? Boss Jojo de Guzman. Shoutout sa'yo, ha? Ay, Jake Barra, mag-inom na lang tayong dalawa. Biruin mo, lahat sila matutulog sa hotel. Ako sa ilalim, sa silong ng stage. Tapos kakain sila sa restaurant. Ako sa Parisan. Diba? May San Miguel. Oo, buti pa to, may San Miguel. Kami ni Jay, emperador lang. Diba? Jay Guevara, buti pa to si ano, may San Miguel. Tayo, emperador, emperaning animal. O, pero imo, nakalaim sila kumakain. Siyempre, pag kumakain, ambagan yan. Wala akong pang-ambag, baka mamura nila ako. Sabihan pa nila akong buraot. Masakit yon. Tawagin, vlogger na buraot, animal. Okay, topic na tayo. Pisting yawa kayong, gulo-gulo nyo. Oh, eto. Yawa. Anong ginawa nila sa Davao Airport? Sabi kasi ng mga tulongges na mga vlogger, fake news daw. Wala, hindi naman pinasara ang airport. May vlogger na nag-ano eh. Hindi naman fake news yan. Tangina mo, fake news. Diba, Saldi Gallos, magandang umaga. Paano naging fake news, are? Thank you. Ah, paano are naging fake news, animal peace? Ay, yawa kayo. Kaap, order Davao runway closure for repair. Impacting flights. Impacting flights by the impacto.
Di ba? Okay. Nanay Marmalade Pie. Sana all. Sana all. Okay. Anong sabi dito? Oh, ito yung ano, nighttime operation at the Davao International Airport in February pala yan. Oh, ito, the Francisco Bangoy International Airport in Davao City temporarily suspended runway operation for 4 hours on April 13 to accommodate necessary repair. The Civil Aviation Authority Animal of the Philippines or CAAP issued notice to airmen indicating the closure will take place from 12 a.m. to 4 a.m. for asphalt overlay repair on the runway animal. Bakit? Talagang tinaiming pa talaga nila na sa araw ng biyahe papuntang Davao kung kailan may event magkakaroon ng repair. Diba? Bakit? Talaga tinaiming ninyo? Talagang tinaiming ninyo? Okay lang? E di wow! Kasi alam niyo kung bakit? Hindi lang naman galing ng Metro Manila o ng Maynila ang apektado ang flight papuntang Davao. Yung manggagaling ng Cebu, Iloilo, Bacolod, Clark Airport. Yung mga kasi international 'yan eh. That is, Davao Airport is international airport. Pagka nagkaroon ng repair dyan at sinarado mo yung airport ng 4 oras, magkakaroon ng delay. Tapos magkakaroon ng domino effect. Pag na-delay ng 1 oras, kunyari yung flight, every 30 minutes may flight halimbawa ng Davao o every hour. Magkakaroon ng domino effect yan. Kung late ng 4 oras, kunyari, ang flight mo ay alas 12 gis. Makakaalis ka alas 4 gis. Yung naka-schedule ng umaga, halimbawa alas 8 ng umaga plus 4 hours, 8, 9, 10, 11, 12. Alas 12 ang flight. Kung schedule mo ay alas 12 ng tanghali, alas 4 ka makakaalis. Tama, mali. Tapos, mag-aagawan pa yan doon sa runway dahil nga delayed. Mag-aagawan pa yan sa runway kasi, paano yung mga international flight? Yung sinasabi ko, galing pa lang ng Manila yon. Yung galing pa lang, ibang lugar, ibang airport, Clark Airport, Cebu Airport, Iloilo Airport, Bacolod Airport, animal. Paano yung mga flight na yon?
Sige nga. Wala pang international flight. May international flight ang Cebu Pacific, ang Philippine Airlines, ang Air Asia. Yawa. JGB, shoutout sa iyo ha, shoutout. Magkakaroon niya ng domino effect eh. Alam naman nila, matagal na. Matagal na nga yan eh. Yang schedule ng rally dyan sa Davao, sa Tagum City. Matagal na yung schedule na yan. Biruin mo, agad-agad, biglang ipasasara dahil magre-repair din daw. Para hindi halata, pati yung Tacloban Airport may repair. Yawa. Hindi ba? Kayo. Gano'n ba kalaki ang runway sa Davao Airport? Pagkaya nagkasabay-sabay, ay yawa talaga. Buti sana kung ang flight galing lang ng Maynila, ay hindi naman. Halimbawa, may nagsabi, iano daw yung flight, ilipat daw ng Zamboanga. O ilipat daw ng Zamboanga yung flight. Eh kung bayad ka na. Okay lang yun. Kung hindi ka pa nakakabili from Zamboanga o kaya Cagayan de Oro, babiyahe ka ng Davao. Okay lang yun. O from Zamboanga to Davao, okay lang din. Kung hindi ka pa nakakabili ng ticket. Pero kung nakabook ka na, paano mo pa maipapatransfer yan? Kayo nga, isipin ninyo. Buti ko ang flight galing lang dito sa Maynila, animal. Tapos may balita pa na hinaharang daw yung mga bus, mga truck, mga van na pupunta ng da... Ano to, martial law na ba ito? Karapatan ng tao ang pagtitipon, ang pagpapahayag ng damdamin. Ano ba ang sabi sa ating konstitusyon? Bill of Rights na naman tayo pupunta. Dahil karapatan yan ng bawat mamamayang Pilipino. Ano ba ang sabi sa Bill of Rights ng ating konstitusyon? Animal, magbabasa na naman tayo. Ano sabi? Basahin nyo rito. Sa section 4. Sa section 4 ng ating Bill of Rights, Article 3 ng Philippine Constitution. Bill of Rights. Ang sabi rito sa section 4, ano sabi? Section 4, no law shall be passed. O ibig sabihin, walang batas, walang dapat maipasang batas o maisulat the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Ano ba sabi? May kalayaan tayo mag-assemble at mag-petition. I-petition ng gobyerno for redress of grievances. Maliwanag po yan. Nasa Bill of Rights natin yan. Bakit nila pipigilan? Bakit nila sinasabotahe? Sige nga, sa palagay nyo kaya, gabi nila ginawa yung airport, yung runway, inispalto daw, di umano, inispalto. Sa loob ng 4 na oras,
Sa palagay nyo, matutuyo kagad yung espalto walang araw? May healing time yan eh, kung kailang titigas yung espalto na yan eh. Dahil pag ginamit mo yan ng hindi yan tuyo, pag dinaanan ng eroplano, nakita nyo naman yung presyo ng eroplano, di ba yung gulo nga isang gamitan lang? Magiging parang magiging kalsada yan sa C5 at saka doon sa Baliwag, Bulacan. Umaalon-alon. Ate Kathleen Kikuchig, magandang gabi sa iyo ha. Di ba? Mari Joseph, bawal na ba ngayon magpahayag ng damdamin? Mag-assemble at magpetisyon laban sa gobyerno? Ano yan? Nilalabag nyo na ang Bill of Rights ng mamamayang Pilipino na ayon sa konstitusyon? Bakit takot kayo? Ano bang kinakatakot nyo? May ginawa ba kayong masama sa mamamayang Pilipino at takot kayo magpahayag ng damdamin ng saloobin ang mamamayan? Sige nga, ano bang kinakatakot ninyo? Kayong mga nasa gobyerno, kayong mga nakaupo, kayong mga nagahari-harian, may dapat ba kayong ikatakot? Dapat ba kayong itago? At pinipigilan ninyong magsalita? Sige nga! Kung malinis kayo, kung wala kayong bahid ng korupsyon, wala kayong bahid ng anomalya, wala kayong bahid ng kabagagan, pababayaan nyo yan eh. Nung panahon ni PRRD, lahat ng mainstream media umaatake sa kanya. Lahat ng mainstream media, walang pinasara. Maliban lang sa nag-expire na prangkisa. Malaya ang lahat nakakapagsulat sa mga dyaryo. Malaya ang lahat, walang nagugurgur na Facebook page. Wala. Walang rally. Kung may kailangan may rally, binibigyan ng permit. Walang pumipigil. Lahat may kalayaan. Bakit ganito ang ginagawa ng gobyernong ito ngayon? Baka nakakalimutan nyo, demokratikong bansa tayo. Ha? Nasa demokratikong bansa tayo. Demokratiko ba ang nangyayari ngayon? Ha? Ate Kathleen Kikuchi, pampakalma. Hindi ako kakalmain dyan. Hindi pa nga nagdedeklara ng Marshalo, parang Marshalo na eh. Yung kalayaan mong magpahayag, kalayaan ninyong mag-assemble, kalayaan ninyong magsalita. Diba? Ngayon pagka kumontra ka sa gobyerno, anong ginagawa nila? Sinususpindi nila. Pero pagka ang isang government employee, pag may kaso, tapos kaalyado nila, wala naman. Hindi naman sinususpindi. Kagaya ng nangyari kay Governor Junahib, oo, kung sino man yan, Governor ng Davao del Norte. Kasi nga daw, may reklamo daw sa kanya.
Eh kung hindi binawian na lang sasakyan, binalik din naman, ano reklamo yon? Eh kung ganyan pala, ay thank you Ate Kathleen ha. Thank you, maraming salamat. Josepina Goso, thank you Ate Kathleen, maraming salamat ha. Kung ganun rin lang pala, lahat po ng mga nasa sangay ng gobyerno ngayon na merong nakabimbin na kaso, dapat pala suspindihin. Dapat pala suspindihin na po ito si JJ Suarez, si Dong, ano pangalan nito? Dong Gonzales ng Pampanga at saka si JJ Suarez, congressman ng Quezon, nakasama mo ngayon, Mr. President, diyan sa Amerika. Dapat pala suspindihin din 'yan kasi may mga kaso, may mga nakabinbin din niya ng kaso. Sino bangag? Baka sila, hindi si BBM. Charlie Elsbeth. Charlize. Kung hindi bangag si BBM, bakit ayaw niyang sagutin yung hamon ng mamamayang Pilipino ng drug test? Sige, sasabihin kung hindi siya bangag pagka nagpa-drug test siya at negative. Buster, magkano taling pimo? Taling piko? Ano? 1,600... ano? Yen. Ito taling piko. At saka... $5. Mamaya, madadagdagan pa yan taling piko. Binaliktad nyo pa? Kayo, magkano talent pin nyo? Ikaw, Carlin Don, magkano talent pin mo para maging troll? Mali ba sa sinabi ko? Oh. Petrang Gatusang. Oh, shoutout sa'yo. Pag nagpa-drug test siya, oo. Sasabihin kong hindi siya bangag. Pag negative ba? Eh pero pag positive, bangag talaga. Animal. Buster, yang si Carl, Kyle. Hoy, Carl! Kyle, sa ang DDS pala vlogger, nandoon ka. Ang tanong, Carl, bakit ka nandito? Nag-subscribe ka na ba sa channel ko? Baka hindi ka pa nakasubscribe, animal ka. Mag-subscribe ka. Oh, mag-subscribe ka muna, pisting yawa ka. Kala mo maisahan mo ko, ha? Tata Daling. Same to you. Kala ko gago, gogo pala. Ah. Oh. Mga troll ha, subscribe. Auntie B, magandang gabi. Ay, umaga pala. Nakita mo na yung talent pick ko? $5, 1,600 yen. Jesus me yung marimar. Hindi kayo upura sa akin, Sus Mar Joseph. D
DJ K21, shoutout sa iyo ha. Oo. Nako. Biruin nyo, di ba? Yung isang kaalyado nila na mayor ng Seattle ng Negros Oriental na si Pritz Diaz, may suspension order. May suspension order, pero pinigil ni Marcos. Pinigil kasi nga kaalyado, animal. Bakit siya pinigil? Eh kung sige ganyan, kung lahat ng may reklamo ng mga politiko, lalong-lalo na mga elected person o elected official, kung may kakayahan ang ating presidente o ang ating executive na isuspindihin niya mga yan, oy, JJ Suarez, putang ina mo ka, dapat masuspindi ka rin. Don Gonzales, dapat masuspindi ka. Prince Diaz, dapat masuspindi kang animal ka. Dapat sa inyo masuspindi. Ah, ang dami nyo dyan mga congressman, may mga kaso. Sige nga. Si JJ Suarez, hanapin natin yung katiwalian ni JJ Suarez, congressman. Ay putang ina talaga oh. Isuspindin nyo rin ito ha, mga hinayupa kayo ha. JJ Suarez corruption. Corruption. Putang ina kayo. Oh, dapat ito masuspindi kasi hindi pa man napapatunayan pero merong aligasyon. May reklamo. Oh, bakit hindi nyo ito suspindihin tong animal na congressman na ito? Oh, ex-governor, now Quezon, Congressman Suarez and three other faces, 56.1 million grapes. Anyo. Sige nga. Total naman eh. Pagbigyan namin kayo, o sige. Sinuspindi ninyo. Kasi may reklamo. Eh putangin na itong congressman na ito. May reklamo rin ito ah. Nasa ombudsman ah. Oh, isama pa natin itong isang congressman na ito. Ha? Don Gonzales. Gonzales. Hmm. Mali. Congressman. Ah! Animal kayo ha. Asan na yon? Gusto nyo ha? Oh. Pampanga lawmaker sued for graft in 612 million flood control project. Oh, ang laki ng mukha ni Congressman Don Gonzales. Barangay Santo Cristo Chair Terrence na po filed criminal complaints against Gonzales, 5 member of his family and 4 official of DPWH Region 3 for alleged violation of the Anti-Graft and Corruption Act, animal. Bakit?
Bakit ito hindi nyo sinuspindi itong hayop na ito? Bibigyan ko lang katwiran yung sinasabi ninyo na may may reklamo kaya ninyo sinuspindi pansamantala para hindi ma-impluensyahan yung pag-iimbestiga. Eh bakit ito itong putang inan to? Sige nga! Yung ipinalit ninyo na vice governor, pinanumpa ninyo para maging acting governor, may kaso rin ng katiwalian. Yung tatay niya nga eh, ninakaw yung pondo na, double nga yun eh, ninakaw na yung pondo ng AIX, binawasan pa. Oh, sige nga. Ayan si Don Gonzales, oh. Kasama pa sa Amerika ang animal. Oh. Magkano? 612 million flood control project. Putang na. Ayop na yan. Para maging fair lang. Kay Spencer, magandang umaga. Para maging pares lang tayo. O sige, may problema, may reklamo. Dahil binawian ng sasakyan, nagreklamo. Okay. Putang ina, sinuspindi nyo nga oh. Binawian lang ng sasakyan. Hindi ram lang yung sasakyan ng isang buwan. Ito nga putang ina, 612 million putang ina. Kasama nyo pa sa Amerika? Anong kagaguan yan? Ha? Okay lang kayo? Bakit ito hindi suspindi itong mga hayop na ito? Yung dalawang aso ninyo dyan sa Kongreso? O diba? Mga asong himod puwet sa... Ay putang ina nyo. Ate Mirani Kimura, magandang umaga. Bakit? Dahil kayo ni Tibbs ninyo? Kapwa ninyo magnanakaw? Magaling, magaling, magaling. Magaling kayo. Ay, putang na mga kupal kayo. Ate Rosita Belen, maraming maraming salamat sa pagpapamember, ha. Thank you so much. Biriwin niyo mga kawalang hiyanin niyo dyan. Ang sabihin ninyo, hindi kayo pinayagan. Tinanggihan kayo. Hindi sumunod sa gusto ninyo. Ha? Hindi sumunod sa gusto ninyo si Governor, kaya sinuspindi ninyo. Hindi sumama sa kabangagan ninyo. Mayawa kayo. Panoorin natin ito, sabi ni ano? Pakinggan natin. Mark, ano po ba ang masusunod? Ano ang mas matimbang? Ano po ang mas mabigat? Yung utos po ng executive through the office of the president sa klaw ng kanyang pong mga ahensya ng gobyerno o yung naging desisyon ng taong bayan through elections? Dahil ang kaso po ni Governor Humahib ay napatawan po siya ng suspension order, sinuspindi, for how many days?
Pero siya po ay majority, overwhelming yung kanya naging panalo sa nagdaang eleksyon. Based sa research natin, MJ, hindi po sinuspend si Governor Humawid. Humawid? Si Governor Edwin. Humawid, hindi siya nasuspend. He was only given preventative suspension. Andiyan ba si Parak TV? Shoutout sa'yo, Parak, ha? Penalty, yeah, that's part of the process. So, kailangan natin malaman, ano ba yung authority ng ating ng Office of the President to respect sa mga LGU? Nakalagay po sa ating saligang batas na ang Office of the President o yung Presidente natin has supervisory power sa mga local governments. But hindi naman basta-basta na ibigay yung tinatawag na preventive suspension kung may kaso. Kailangan bibigyan pa rin ng opportunity na magpaliwanag yung tinatawag na due process of law. Kasi very clear po sa ating local government code na kailangan bibigyan ng opportunity yung respondent na sagutin ang mga complaint laban sa kanya. Kung may complaint man, bibigyan ng opportunity na magpaliwanag. Tapos, ibig sabihin, dapat may investigation muna bago siya mag-implement ng suspension. Kahit na preventive suspension man yan, kailangan all the issues must be joined. Kailangan alam ano yung issues, ano yung dapat sagutin bago mapabigyan ng preventive suspension kung pagbigyan man. So, kaya nga, kailangan niya ng due process eh. Dito na naman tayo sa Section 1 ng Article 3 ng Konstitusyon, ang Bill of Rights. Ano ba sabi sa Konstitusyon? Paulit-ulit na lang tayo. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of the law. Anak ng putang ina! Puta, nakabisado ko na lang yan! Nasaan ang due process? Sinuspindi mo kagad! Eh kung ganun-ganun lang din, dapat suspindihin mo na rin dapat yung mga kaalyado niyong magnanakaw na mga congressman! Ha? Mariosep! Eto mga... Kayong mga nakaupo dyan sa gobyerno, kayo ang mga ano, tagapagpatubay, lalong-lalo na dyan sa executive, ang mga lawmaker, lawbreaker, kayo mga gumagawa ng batas, kayo ang lumalabag sa batas. Kayo mga nagpapatupad ng batas, kayo ang umaabuso sa pagpapatupad ng batas, mga animal. Kakapal lang mga mukha nyo. Putang na, nakakatulog pa ba kayo sa mga ginagawa ninyong kawalang hiyaan? Hamunin mo ng drug test, ayaw naman. Ngayawa. Matuloy natin ito. So, hindi siya dapat basta-basta pag-iibigay yung preventive suspension kasi nga, kailangan respetuhin natin ang mga taong bayan na naghalal sa governor. Kasi kung anytime pwede i-suspend ng isang governor na walang due process, so paano naman yung mga taong bayan na nagtiwala sa isang governor, na nagtiwala sa isang mayor, isang konsehal, isang board member, isang vice governor? So mapaliwala yun. Ang problema nga dyan, Attorney Mark Tolentino, pagkaalyado nila may due process. Pag hindi ka alyado at hindi sumusunod sa gusto nila, wala.
Ganyan kakapal ang mga pagmumukha nila. Ang masakla pa, mga appointed ang nagsuspinde. Ang mga nagsuspinde, ang naggumawa ng suspension, in-appoint lang. Hindi hinalal. Di ba mga gunggong? Ano tawag mo doon? Mga kupal. Magaling kang kupal ka. O, ayan ka na naman, Bert Emil. Gusto giyera, pero sa drug test, takot. Isa pa yan. Nasaan ba yung link ko dito? May link ako dito eh. Oh, may link ako dito. Wait lang ah. Akala mo naman talaga, mga palaban sa giyera itong mga hayop na ito. In your own... Eto, pakinggan niya natin ito. Total naman, gusto niyo ng giyera? Handa ba kayo? Eto, pakinggan natin ito. Panoorin natin. Ha? Ah? Okay, ito, pakinggan natin, ah. On assessment, is the Philippines capable of resisting armed attack? For example, coming from mainland China? What do you think we should do to pressure the United States to do their its obligation under this treaty? Should we amend the treaty? In my opinion, we should it should be amended for the best interest of our country. Europe. Thank you, General. As being patriotic, I think that is the best thing to do. General Mata, from the perspective of defending our country from external armed attack, do you believe the mutual defense treaty between our country and the United States needs to be revised or amended? Sagot! Your Honor, the mutual defense treaty between the Philippines and the United States has been existing for a long time, and due to the, on my personal opinion, Your Honor, due to the developments in the strategic environment, there could be necessary changes to the Mutual Defense Treaty, but that would be subject to the discussion between the two countries, Your Honor. I ask this question, General, because under Article 2 of the Mutual Defense Treaty, it states that in order for the parties to achieve the objective of the treaty more effectively, the parties, by self-help and mutual aid, by self-help, or separately and jointly, by self-help and mutual aid, must maintain. Oh, ayon doon sa agreement ng Mutual Defense Treaty, ang ibibigay lang sa atin, aid. Self-help. Tulungan natin yung sarili natin. Aid lang ibibigay nila. At yan ay hindi pa po nare-revise. Kaya nga tinalakay yan sa Kongreso eh. Hindi pa nare-revise na talagang tutulungan tayo ng Amerika kung sakali magkagulo, magkaroon ng giyera ang Pilipinas laban sa China.
Diba? Kasi nga, hindi pa nga nare-revise, hindi pa na-amend yung treaty. Tuloy natin. Wala sa kasunduan na ang mga Amerikano ay makikipagdigma para sa atin laban sa China. Bahala kayo sa buhay niyo, bibigyan lang namin kayo ng suporta, ng aid. Pag nasugatan kayo, bigyan namin kayo ng band-aid. Tuloy! Their individual and collective capacity to resist armed attack. So, as you said, this mutual defense treaty was agreed between the parties in, I think, in 1952, meaning to say it's already 71 years old. In your own assessment, is the Philippines capable of resisting armed attack, for example, coming from mainland China? Sagot! Anak ng puta, ano ba sagot mo? Kaya ba? The Philippines is capable in resisting armed attack from mainland China? From mainland China. Is the Philippines capable of resisting armed attack? For example, coming from mainland China? Sir, on my opinion, sir, the Philippines cannot defend itself against aggression from external threat, in particular the People's Republic of China, because of the very limited capability of the armed forces of the Philippines. Wala na, finish na, finish na. Tapos gusto nyo gera, animal kayo. Sundalo na lang sa atin. Animal yawa ka lang ka. Tapos yung mga troll gusto gyera. Putang ina niya nga ayop na yan. Tapos yung mga troll gusto gyera. Yung mga sundalo nga, hindi. Sabi nga lang mga sundalo, hindi na lang talaga natin kaya. Wala tayong kapasidad. We have no capability. Tapos yung mga troll gusto digmaan. Ano masas... Sige nga! Puta, general na yan ha! Break na rin yan. What's up sa'yo? What's up? Ulit! General Mata, pwede bang sabihin mo yan sa pagmumukha ng bangag na presidente? Buti kung missiles lang, kung nuclear weapon! Ang paulalan tayo ng nuclear weapon, sa palagay mo kaya, nasa mapapatayo ng mundo? Yawa kayo? Oo, totoo yan! Nagbabanata na yung Iran at saka Israel. Kasi yung Iran, kampi sa mga mga Palestino eh. Kampi sa Gaza eh. Yung Iran eh. Ay nako, may Ryosip kayo. Ulitin natin ang sabi, ang tanong ni Marcoleta.
ni Congressman Marcoleta at ang sagot ni General Mata ng Armed Forces of the Philippines. O mayroon ba tayong capability para ma-resist ang arm attack ng mainland China, animal? Tangina talaga. Is capable, in your own assessment, is the Philippines capable? In your own assessment, is the Philippines capable of resisting arm attack? For example, coming from mainland China? Sir, on my opinion, sir, the Philippines cannot defend itself against aggression from external threat. In particular, the People's Republic of China, because of the very limited capability of the Armed Forces of the Philippines. You, General, that is why I think the... Alam mo, pag nangyari yan, pag sineryoso tayo ng China, hindi naman makikipagyera ang Amerika eh. Sinasabi nilang didepensa nila tayo. Paano nila tayo idedepend? Eh, bawal yun. Taga-sulsul lang sila. Eh, kung didepensa sila, dapat ginawa nila yun sa gas. Kung didepensa sila, dapat ginawa nila yun sa Ukraine. Ang Ukraine ba, dinepensahan ba nila? Bawal sila. Kasi bawal sa treaty yon. Kasi pag nakialam sila, magkakaroon na ng World War 3. Kasi kumampi na sila eh. Magkakampi-kampihan na rin yan. Ayun ang iniiwasan nilang magkagulo. Eh kung tayo lang, pag tinunaw tayo ng China sa pamamagitan ng mga nuclear bomb, nuclear missiles, magiging kwento na lang tayo. Ang magiging kwento sa atin ng ibang bansa, maganda sana ang Pilipinas eh, magaganda beach dyan eh. Mababait ang mga Pilipino. Kaya lang tanga, nagpauto sa Amerika. Ayun, natunaw. Gamitan ba naman ang nuclear eh? Nagpasulsul ba naman sa Amerikang... ang Amerika niyan, negosyo niyan, ano? Armaments. Magbebenta ng kanyon, magbebenta ng bala, magbebenta ng ano? O diba? Noong panahon ng digmaan kasi may base sila rito sa Pilipinas eh. Andito sila. Kaya tayo giniyera ng Hapon. Kasi nandito ang mga Amerikano. Oh, tapos kunyari tumulong itong si Douglas MacArthur. Lumanding doon sa Leyte. O tapos, nung hindi kinaya, sinabi, I will retreat and I shall return. Balik na lang daw sila. O, anong sabi? USA will help via their land lease act. Binoy mo ipapautang? Meaning, yung mga armas padala sa atin, utang. Masaya kayo niyan? General na nga mismo ng Armed Forces ang nagsabi, hindi natin kaya. Tapos yung mga ayaw mag ROTC,
Takot mag-push up, takot mag-sit up, takot mag-training ang animal, takot madisiplina. Aba putang ina, gusto gyera. External aggression cannot depend. Sir, on my opinion, sir, the Philippines cannot depend itself against aggression from external threat, in particular People's Republic of China, because of the very limited capability of the armed forces of the Philippines. You, General, that is why I think the defense treaty has not achieved its own objective, because the objective is for the parties, either by self-help or by mutual aid, should maintain their capacity, both of them, either individual or collective capacity, to maintain, to resist armed attack. And considering that we have not achieved that, the United States did not do its obligation. It is supposed to be a mutual aid. Maliwanag! May gera kayo, putang ina nyo. Ulit! Bakit hindi ninyo naiintindihan? O, ano sabi? Because the objective, defense treaty has not achieved its own objective, because the objective is for the parties, either by self-help or by mutual aid, should maintain their capacity, both of them, either individual or collective capacity, to maintain, to resist armed attack. And considering that we have not achieved that, the United States did not do its obligation. It is supposed to be a mutual aid. The United States has no problem of defending itself, probably from any aggressor. But under the obligations in this treaty, the United States is obliged to help us so that we can achieve that capacity to resist armed attack. They have not done this in 70 years. Am I correct, Mr. General? Yes, sir. Yes, Your Honor. Yawa. Ikas mi yung marimar. Ano na? Gera pa? Ano sabi? Magsilayasan yung mga yan kung magkataon tayo kawawa ang maiwan ayop. Hindi na tayo kawawa. Kasi wala na tayo, hindi na natin mararamdaman na tayo ay kawawa, lintik. Kaya lahat ang dapat yung juwain, juwain niya ninyo. Sa palagay nyo kaya? Sa palagay nyo kaya, pagka nuclear weapon na yan, mabubuhay pa ang bawat Pilipina? Wala na. Ubus tayo. Eh, yung gyera nga sa ano? Yung gyera sa Afghanistan, yung gyera dyan sa Ukraine, hindi pa yung ginamitan ng nuclear weapon. Puro pampasabog lang yon. Ano ginawa ng Amerika? Nakipagdigma ba ang Amerika para sa Ukraine? Sinuplayan lang nila ng sinuplayan. Pero bago nila suplayan, anong ginawa? Hindi naman agad-agad nag-supply sila, nagbigay kagad ng aid. Hindi naman agad-agad nagbigay kagad sila ng tulong. Anong ginawa? Nagpasa pa sila ng batas sa kongreso nila. Nagpasa pa sila ng batas kung magkanong budget ang ibibigay na tulong sa Ukraine. Tunaw na yung Ukraine, paano, bago sila nakapag-react ng tulong. Yawa kayo.
Lalo na kung nuclear weapon yan, tapos gas. Pag nalanghap mo, patay ka. Diyos mio kayo. Yan ang napapala natin pag may bangag tayong presidente. Yawa kayo. Ano sabi? LNM, grabe kayo. 1K plus kayong tatlong naka-live. Coach Olivos, Dada at Buster. Ay, 2K ako eh. Tama! Mas mayaman na bansa yung kaysa Pinos, Pinas, pero di naman nila tinulungan ng gusto. Correct! At saka malakas ang armed forces nila. Oh, meron talaga sila. May mga drone nga sila na pang... May panglaban nga sila sa drone ng Russia eh. Oh, meron silang pang ano ng drone, yung pang... pang-detect ng drone. Meron sila. Tayo. Wala. Gisingin mo yung mga tawag nito, mga manananggal para ma-detect yung drone na yan, animal na yan. Oh, si Labukada napapajutang dinamis na. Ano? Nagtataka ako sa mga tao, nagpapauto pa rin. Eh, BBM eh. Love nila si BBM eh. Kahit na tanga, kahit na uto-uto, kahit na bangag, love nila. Handa silang mamatay pag suporta kay BBM, animal. Dapat tanungin din nila yung mga mahal nila sa buhay. Kung gusto pang mabuhay. Kung gusto na ninyo mamatay, putang ina nyo, kayo na lang. Gusto ko pang umiyot. Gusto ko pang uminom. Gusto ko pang mag-YouTube. Gusto ko pang mag-rides. Gusto ko pang mabuhay, mga punyeta. Sana, yung mga nagko-komento ng mga ganyan, tanongin nila yung mga mahal nila sa buhay. Kung sawa na ba sila sa buhay nila. Diba? Ate Christina Mingyola, maganda ka. Kupal lang po talaga. Magaling kang kupal ka. Ngayon, tinan mo, magsasalita. Dahil kontra sa mga ginagawa ni BBM sa napipintong kaguluhan na mangyayari sa Pilipinas laban sa China. Tatanggalan ninyo ng pagkakataon? Tatanggalan ninyo ng karapatan na magsagawa ng pagpupulong ang mamamayang Pilipino para magising ang gobyernang ito? Aba, 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 aba! Nakaka-ano yan? Nakakaput... Diba? Nakakaputang ina! Yawa. Maniwala pa ako kung gusto niyo ng giyera laban sa mga sa korupsyon. Pag nagsagawa ka, Mr. President Bongbong Bangag Marcos, ng giyera laban sa korupsyon, giyera laban sa smuggling, giyera laban sa droga, ay putang...
Makikipagdigma ako para sa'yo. Kaya lang wala eh. Kasama mo ko, susuportan kita, Mr. President. Kung ang gyera laban sa korupsyon, laban sa illegal na droga, laban sa smuggling. Suporta ako sa'yo. Kahit bangag ka. Kahit na sinasabi nilang addict ka. Kahit na sinasabi nilang sumisinghot ka. Kahit sinasabi nila na second year college ka lang. Basta laban sa korupsyon, laban sa illegal na droga, laban sa kahirapan, laban sa opresyon, laban sa smuggling, susuporta ako sa'yo kahit bangag ka. Masarap kaya magbike, masarap magmotor, masarap pang red horse. Sa langit wala ng beer. Sa langit wala ng beer. Di ba ate meron ni Kimura? Ah, di ba? Ano bang kinakatakutin nyo sa maisog rally? Ah, ano ba kinakatakutin nyo? Magmarcha sila? Papunta dyan sa Malacanang? Ang layo-layo nyan! Dalawang tatawirin nila. Tatawid pa sila magmula dyan sa Surigao papuntang Southern Leyte. Pagdating nila ng Leyte, magmamartyo sila hanggang Alen, papatawid naman ng Matnog. Napakalayo niyan. Para mangamba ka na diretso ng Malacanang, animal. Masyado kang nerbiyoso. Masyado kang tamang hinala. Bakit ba ganon? Bangag ka? Alak ng puta. Tricia Bibire, magandang umaga sa'yo. Ah, bakit ba tamang hinala ka? Are you bangag? Is that true? Nakakaputang ina. Yawa. Ito, magpaalam na nga ako. Ate Perisnel, gising ka pa? Si Chula Lola, nag-aalaga ng apoy ang gising pa yan. Oo. Palibasa, marami kang bao na pulburon. Pagka nagkagera, wala kang gagawin. Sumingot na lang sumingot, animal. Tapos yung mga politiko natin, babiyahin na. Putang ninyo, pag nakagera ninyo, dapat bago magkaroon ng gera, dapat bawian kayo ng inyong mga pasaporte, ha, mga putang ina nyo. Ha. Baka iiwan nyo kami rito sa Pilipinas, magsilayasan kayo. Bea Cassandra Guapa Cruz, shoutout sa'yo. Ito naman, puro tawa. Sino ba to? Yawa kayo. Pisteng yawa, bangag. Tangina talaga, buhay ito, ano ba? Ano bang nangyayari? What happened to the world?
Nasa demokrasyang bansa pa ba tayo? Bayan o sarili? Mamili ka! Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili? Pumili ka! Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili? Pumili ka! Puta, pinili pulburon! Yawa na ito! Ate Mirani Kimura, maraming maraming salamat ha. Super sticker ha. Thank you so much. Nako. Ganito ha. Ito lang payo ko ha. Darating na 2025, magkakaroon tayo ng eleksyon. Magkakaroon tayo ng eleksyon ha. Sana naman, kahit may mga namimili ng boto sa mga lugar ninyo, tumatakbong mayor, congressman, sana piliin yung mabuti para hindi ulit kayo mabudol. Lalong-lalo na ang mga senador. Lahat ng mga senador na tatakbo ngayon, kung magi-endorse man ako ng senador ngayon ay sa eleksyon, kung magi-endorse ako, medya lang ang pag-i-endorse ko. Babanatan ko ang mga kandidatong senador na naging tuta na ni Marcos. Hindi baka sa ano, baka konti lang endorso, mas matindi ang pagbanat ko sa mga senador. Tanginan nyo. Bantay kayo sa amin. Kinikilatis namin kayo isa-isa. Oh, kung hindi man kami magkasundo, mga DDS vlogger, pero babantayan namin ang bawat kandidato. Dahil ayaw na namin ulit mabudol ang mamamayang Pilipino. Although hindi ako nabudol, pero babantayan na namin, matututo na sila, tuturuan namin sila na pumili ng tunay malinis na kandidato na hindi budol, hindi magnanakaw, hindi abusado sa posisyon. Nanyo. Ah? Ano sabi? Taas ng tensyon sa WPS dahil kay Bangag. Yan ang national news ngayon. Pinasikat nila eh. Alam niyo kung bakit? Dinadivert nila ang issue, ang tunay na problema ng Pilipinas para hindi mapag-usapan, matabunan, ano ang unang-una nilang issue na tinabunan. Ano ang unang issue na tinabunan nila? Yung issue na tinabunan nila, yung pagbubukas ng libro pag-o-audit ng mga congressman. Diyan nagsimula yan. Pagkatapos, binanata nila si BP Sara, binanata nila si Tatay Digong. Pagkatapos, idinamay ang angkor ng SMNI. Pagdamay sa angkor ng SMNI, sinama yung prangkisa ng SMNI. Pagkatapos, sinunod si Pulong Duterte, ginawa ng kwento pero walang napatunayan, walang reklamo, walang nasilip. Tapos si BP Sara, sandamakmak ang akusasyon sa kanya, sinabing may kabit na basketbolista. Sinabing namimigay ng peking
kung ano-ano, peking scholarship, o oh, di ba? Sinabi na pati itong pagsasalita, patungkol diyan sa West Philippine Sea, yung kanyang confidential fan, kabi-kabila yung mga atake kay BP Sara. Dahil nga sa mga issue na gusto nilang tabunan. Pantabon lang ngayon, lumabas ang issue ng bangag na pulboron. Oo, yung pre-operation, yung papeles, yung listahan, yung re-raid din ng pagiging bangag. Paano nila 'yon matatabunan? Issue ng West Philippine Sea. Tinabunan nila yung issue ng inflation, issue ng kawalan ng trabaho, issue ng pagmamahal ng presyo ng bigas, issue ng maliit na sweldo, issue ng singil sa kuryente na pagkamahal-mahal, issue ng produktong agrikultura. Tinabunan nila. Inday 32, Nopio, maraming salamat. Tinabunan nila. Kung hindi ninyo napapansin, tuwing may lalabas na issue, katanungan sa bangag na administrasyon na ito, lagi silang may bato na counter issue. Putang ina niyan. Iba itong gobyerno na ito. Diba? Diba ninyo napapansin? Tuwing may lalabas na issue laban sa kanila, may counter issue sila? Yawa! Dinurog lang ang Ukraine. Durog-durog talaga. Ano pang aasahan mo? Nakipagdigma ba ang Amerika para sa Ukraine? May sundalo ba lang Amerika na nakipagyera? Nakipaglaban sa mga sundalo ng Russia? Wala! Putang ina. Nga. Pisting yawa niya. Hindi nga, meron ba? Baka meron naman. Baka may napicturean kayo. Baka mali ako. Baka sabi, fake news ako. Diba? Sige nga. Ayan o. Anong pinantapat nila dyan? Sa 1.7, cool SMNI franchise. Isama na si Kibuloy. Ano ba kaganapan ngayon sa DCAR? Panoorin natin ha. Ano bang lang kaganapan ngayon sa DCAR patungkol dito sa rally? Meron na ba? Meron na bang kaganapan dyan sa rally? May update na ba tayo? Rally dyan sa Davao? Ay, wala pa. Edi bukas ng umaga, bukas na uli. Oo, malamang. Oo. Yawa talaga. Ewan ko, sa administrasyong ito, putang ina talaga. Ang masakla pa nito, yung pinantapan nila ng issue, giyera. Pag nagsasalita ka ng giyera,
laban sa isang bansa, ay putang ina, hindi biro yan. Hindi biro yan, yung ganyan. Naku, hindutan. Og, magbiro ka na, napangit sila, wag mo lang gera. Biruin mo na lang na singkit sila at hindi naliligo, wag lang gera. Mrs. French, magandang... Puta, nakakatakot naman to si Mrs. French. May 45. May 1911. Na call 45. Puta, ina niyan. Dangerous. Delikado ito si Mrs. French. Lokohin. Arm and dangerous animal. 1911 call. Mac-4 ba yan? Ano ba yan? Colt ba yan? Yawa. Danger, armed and dangerous pala ito. New subscriber po. Salamat po sa... Ay, sa mga bagong subscriber natin, maraming maraming salamat sa inyong lahat, ha, sa pagsusubscribe. Hayaan nyo, ayusin natin yung pagbablog. At tara, patatawanin. Masaya naman dito sa live streaming ko. O, kaya nga nandito sila nakatutok eh, di ba? Huwag nyo lang itutok yung baril sa akin, animal. Ay, mapaalam na tayo. Maraming maraming... Wala pa maisog, kaya nga wala pa. Mamaya, ha? Maglalive ako, ha? Maglalive ako mamaya ng maisog. Lahat ng mga vlogger, DDS vlogger, ikutan po natin. Suportahan po natin sila. Ha? Kung magsusuper chat kayo sa isa, super chatan lang yun ninyo lahat. Kahit wag na kayo magsuper chat sa akin, sa kanila na lang. Kasi sila ang bumiyahe. Kahit barya lang, okay na. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa mga new subscriber natin, mga new member, at sa mga nagpakulay sa live natin na ito. Ah. O, papahinga muna tayo at sa... Sikreto Macho, new subscriber idol, galing mo mag-host. Ay, maraming maraming salamat po at na-appreciate po ninyo yung ating hosting, ha? Yung ating pagbablog. Maraming salamat. Huwag kayong mag-alala at paghuhusayan pa ho natin at gagalingan. Ate Jessie, Ate Jessie Lakwata, andyan ka lang pala, animal. Ba't mo ako pinagtataguan? Yan, maraming maraming salamat sa inyo. Lahat, siyempre, lagi sinasabi ng Kaprintiyanak, stay safe, stay healthy, stay in love. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Mabuhay kayo, mga kapwa ko Pilipino.